Hello guys, si Lotsky po ito. Kamusta na po kayo? Maraming marami pong salamat ulit sa pagsusubaybay po sa channel ko. Anyway guys, ako po ay magbibigay komento or I would say natutuwa ako sa mga sagot ni Maymay dito sa mga questions nung in-interview po siya doon sa chalk.ph. So, ang ginawa ko po, kinuha ko po yung apat na questions doon dahil natutuwa talaga ako sa kanya dahil straightforward po siya sumagot sa mga katanungan. And ginawa ko po yung sarili kong style para at least kakaiba naman din po doon sa mga napanood na po ninyo tungkol nga po doon sa interview nga po ng chalk.ph. So, ang ginawa ko po, pinakinggan ko po yung audio voice ni Maymay para at least ramdam ko yung mga sagot niya sa mga katanungan. Okay? So, have fun watching this video na aking version po. Okay? So, here we go. Let me read the first question. How do you find beauty in life despite of the all negatives and problems? Siguro ito po yung sagot niya. Yung kagandahan ng buhay mo in spite sa mga negatibo sa buhay mo, kailangan mo munang panindigan yung desisyon na piliin mo maghanap na maganda sa negatibo. Sa sitwasyon na meron ka ngayon, you choose your happiness. Kasi ako, kapag dumadating yung mga negatibo sa buhay ko, mas pipiliin ko na lang dun sa maganda. Kaysa dun hindi, sisira po yung buhay ko. And ito po yung pangalawang katanungan. Paano mo ipinagtitibay ang iyong faith kay God sa kabila ng minsang malaking pagsubok ang binibigay niya sa buhay mo? Pinapatibay, siguro iniisip ko na lang na kapag binibigyan niya tayo ng mga challenges, hindi naman niya binibigay yon kung alam niya hindi mo kaya. So binibigay niya yon dahil alam niya kaya mo. Alam niya na the more mo nasasucceed yung mga challenges sa buhay mo, the more ka namamature, the more lumalawak yung wisdom mo sa buhay, naging wise ka, mas naging clear yung purpose mo sa buhay. Kasi minsan talaga, dumarating talaga yung panahon na sobrang down ka. Ang tao din naman ako, umiiyak din ako kahit andyan si Lord. Para sa akin nga, mas mahirap kapag andyan na si Lord kasi talagang bibigyan kayo ng challenges. Tinetest lagi yung faith. Kapag iniisip mo na, andito na naman yung problema, bakit pa paulit-ulit ko? Ganun talaga yung buhay. Boring siguro kapag walang challenge. Ito naman po yung pang-third na katanungan. Kapag down ka sa buhay, anong ginagawa mo or iniisip mo para bumalik ang sigla at saya? Kapag down ako, gumagawa ako ng paraan para mailusot ko yung schedule na makasama ko yung pamilya ko. Kasi the more na bumabalik ko sa pamilya ko, the more na re-relax ako at bumabalik ako sa kung sino ko dati, the more na hindi ako nawawala at ayun. Ito naman po yung fourth and last question. Anong advice mo sa mga kabataang babae gustong magka-boyfriend at may boyfriend na? May hina ko dyan. Patay. Alam niyo naman yung tama at mali. Alam niyo na kung ano yung dapat yung gawin. Basta, huwag mo lang ibigay lahat. Para at the end, kapag hindi talaga kayo para sa isa't isa, meron ka pa rin matitira para sa sarili mo. Para hindi masyadong masakit. Okay. So, ako sa totoo lang talaga, believe talaga ako kay Maymay. Ewan ko ba? Alam ko yung mga ibang channel dyan, nagbibigay sila ng mga ibang opinion sa mga hinahangaan nila. Pero kasi ako, kaya ako gumawa nga po ako ng sarili kong channel kasi
pang exclusively from May Ward and my, especially for my lang talaga ako. Kasi like katulad nga po nitong ginawa ko, kasi dito talaga makikita nyo po talaga ibang iba po talaga si my kung sumagot sa mga katanungan. Kasi marami na po akong napapanood ng mga interview ni Maymay. Direct to the point po yung question, kasi ano po eh, ang isa ko pong nagugustuhan sa sitwasyon kasi ni Maymay, dahil nanggaling po talaga siya sa hirap. And alam niya po kung ganong ka ang meaning ng isang anak na kailangan talagang tumulong sa pamilya. Kasi dyan po ako talaga bumibilib kay Maymay, kasi nararamdaman, nakaka-relate po kasi ako sa kanya eh, dahil talagang like I said, I've been telling you guys na yung mga kabataan po kasi ngayon, iba po talaga yung takbo ng pag-iisip. Yung kasi nung kabataan ko po talaga, puro aral at aral lang po talaga ang nasa isipan ko, dahil unang-una sa lahat is kailangan makatulong po talaga ako sa pamilya. Kaya nung napapanood ko po talaga si Maymay sa mga iba-ibang program, especially pagka ini-interview na po siya, tuwan-tuwa po ako sa mga kasagutan niya, kasi talagang kakaiba po talaga si Maymay. Siya po yung tipong anak na alam niyang, although hindi niya responsibilidad na tulungan yung kanyang pamilya, pero dahil nga po sa sitwasyon at sa pinanggalingan niya, alam niya anong ibig sabihin ng buhay, you know? Kaya saludo po ako sa mga ganitong klaseng kabataan na katulad po ni Maymay. And well, napakinggan naman niyo kung paano sumagot, talagang direct to the point, and talagang alam niya kung ano yung kanyang objective sa buhay. Kasi kadalasan po talaga ngayon eh, hindi na nga po nakatapos, tapos walang direction ng buhay. That's what I'm trying to say, you know. So anyway guys, thank you for watching, and I hope you enjoy this video na ginawa ko po para sa inyo. And once again po guys, alam ko po minsan nakakapanood po ako sa ibang channel na nagbabago po yung mga style po nila, kasi alam, I've been there, remember, na kaya nga nagsabi po ako sa inyo na minsan nag-upload po ako ng video na kakaiba, pero at least hindi po pang ibang artist, talagang pang Mayward lang po ako, at saka especially Maymay. So hopefully hindi po kayo magbabago sa akin, kasi talagang forever po akong mag-upload tungkol po sa Mayward, and lalo na po kay Maymay, okay? Anyway guys, I love you all, and please do continue subscribing, and if you want to make a comment, just write down below. Good night guys, I love you all. Thank you guys for watching. Please subscribe. Goodbye.